So friends, ito na po yung kangkong na nabili natin sa Asian store. So ayan yung mga tangkay. Tapos ito yung dahon. So ilulutuin ko po yung dahon, lalagay ko sa aking isda. So magluluto tayo mamaya ng isda na sabaw. Parang sinigang ba? Tapos ito itatanim na po natin sa paso lang. So let's go. Good morning, friends. So ayan, magtatanim na po tayo ng ating kangkong. Yan, dito tayo magtatanim. Pero bago yan, papakita ko po muna sa inyo yung anong tawag yan? Yung aming litchi, tsaka yung aming lunggan at ang aming Rio de Grande something na cherry. Rio Grande cherry. Wait, pakita ko na nga lang sa inyo. Sandali. Kasi meron na po silang mga maliliit na bunga. Kasi last time na pinakita ko sa inyo, diba? Ano lang po yun? Mga bulaklak pa lang. Ayan pala, friends, yung pangtanim ko na ano na naman, kamote. So, let's go sa aming mga fruit na ano na, maliliit. Ating mga manok. So, ito palang isang litchi na to, friends. Yan. Ano palang siya, nagpupush palang ng mga bulaklak. Tsaka hindi siya ganun kadami. Katulad ng sa isa. So, hindi po namin alam yung mga variety nila. Kasi hindi namin na ano yung mga pangalan nung bumili kami. Hindi namin na save. So, ito na po yung sabi ko na papakita ko po sa inyo, friends. Yan, diba? Ang ganda, oh. Ang ating litchi. Yan. Tapos, ayun pa. Hindi pa siya ganun kalaki, pero okay lang yan. This is the first year na medyo madami yung bunga niya. Kasi nung nakaraan, mga tatlo-tatlo lang. Ganyan. So, ayan. Kasi, maliit pa siya. Tapos, ito. Ayan, halos lahat ng mga dulo niya ba. Meron silang. Oh, dito pala. No, kahapon medyo madami-dami pa to, kaso tinutuka yata ng manok kasi ayan, paunti-unti. Oh, diba, inakyatan niya na. Oh, diba, so hindi namin alam kung makakakuha din kami nito kasi yung manok andyan na siya sa ating litchi. Oh, tutukain niya na yan. Oh, diba, lalo na pag nagkulay na yan sila kasi yung mga manok parang ano yata sila. For example, mga red or mag-black na. Yan, uumpisahan nila yan. Tuka-tukain. Yan. Tapos, ayan pala, mayroon tayong tanim dyan na kalabasa. Tapos, papakita. Wait lang. Paalisin ko lang itong manok na to kasi tinutuka niya na. Ang Valencia pride pala namin na mga prince. Ayan, sana magtuloy-tuloy yung mga bunga nila kasi medyo madami yung bunga ng ating Valencia pride sa, pero okay lang din kung hindi ganun kadami kasi maliit pa naman siya. Tapos hindi ko napapakita yung mulberry namin doon, yung world best na super daming bunga doon, tsaka yung mga everbearing. Ito pala may bunga din ang ating ano ito siya, Thai mulberry, ay Thais pala, Thais. Ayan o. Ito yung Thais. Kasi yung isa, yun, may isa din dito. Hindi siya kagandahan. Ayan, meron din po itong bunga. Ayan. Ang bunga niya. Ito naman po ay ang white. White mulberry. Ayan pa, bunga niya. Ayan siya. Tapos, yung lunggan din namin. Ito lang yung may bunga. Kasi diba yung malaki na tumba nung Hurricane Ian. So, ayan na din po siya, friends. May mga bunga na nag-ano na din po siya. Nag-form na yung mga bunga niya. Yan. Lahat ng ano niya din, basa nga. Meron din siyang mga bunga. Ayan pa. Tapos, ang iba, bulaklak pa lang. Ayan o. Bunga din. So, ang ito naman, friends, di ko alam kung aanihin ko na siya. Hindi ko alam eh. Tsaka hindi kami masyado. Hindi ko alam kung paano gamitin.
Pero iha-harvest ko din po yan yung ating ano nga tawag nito, achuete. Yan, kasi malapit na po sila lahat mahinog para ma-ano na ba namin, parang prune. So, next video maybe. Tapos, ito naman ang ating, kunti lang po ang bunga nitong ating Cherry Rio Grande. Cherry Rio Grande. Ayan, no? Yan po yung bunga ng ating Cherry Rio Grande. Kunti lang. Pero okay lang kasi maliit pa naman siya. Saan na yung iba? Ayan, no? Yan. So, siguro ipuprune din namin yan para hindi siya ganun. Ano ba? Lumaki. Maging bushy lang siya. Tapos, last papakita ko po sa inyo ay ang ating... Ayan, malapit na po mahinog. Ano yan? Bulaklak. Ang ating peach. Ang ating peach. Ayan, malapit na po sila. Ang ating peach mahinog. Ayan, ayun pa sa taas. Ang ating peach. Ito. Ayan, o. Oh. Ayan. So, I think that's it, friends, for our video. Sa ating mga fruits. And then, magtatanim na po tayo ng... Ah, sandali. Papakita ko din pala sa inyo yung super tipid namin na sapadilla or chico. Dalawa lang po yung bunga niya. Ayan. Tikal po yung variety nito. Tikal. Pero, madami na po siyang ano... pabulaklak na rin po siya ulit. Ayan o. Kita nyo. Yan. Ito pa sa ilalim. Tinutuka-tuka ng mga manok ng mga pasaway. So, okay lang yan. Ayan pa o. Yan. So, okay friends. Magtatanim na po tayo ng kangkong. So, ayan friends. Dito lang din natin itatanim sa pinaganihan ko ng patatas kasi tamad ako magano ng lupa. So dito lang sa paso din, so lalagyan ko na lang siya ng, so ganyan lang siya friends, pagtatanim natin yan, pag dikit-dikitin na lang natin isa-isa. Tapos i-update ko po kayo pag buhay na po sila. So, yan na po. Ganyan lang po, friend. Kasi, diba, tulad ng sabi ko, ang itatanim ko sana yung sa dati rin. Dati ko rin, ano ba, kangkong. Kaso, namatay nung winter. So, hindi tayo naka pag-save ng pwede nating itanim. Kaya bumili tayo sa Asian store ng yan. So okay na po yan siya friends dito sa isang paso. Tapos update ko na lang po kayo ulit sa sunod nating mga video. So yan na siya friend. Tapos mag ano pa ako dito ng isa pa. Kasi yung lupa ko dati na pinag-harvestan ng kamuti, andyan pa rin sa ano, hindi ko pa na babalik sa paso. Kaya yun talaga ayaw na ayaw ko mag binubuhos kasi nakakatamad mag ano, balik sa paso ng mga lupa nyo ba. So ayan na po yung pangalawang paso friends, natanim ko na rin po siya. Yan, dito lang natin tinanim. Tapos ito yung una nating tinanim, ang isa medyo maliit siya na paso, which is okay lang. So yan. Pakita ko din pala sa inyo friends yung ating grapes. Ayan. Bulaklak pa lang po siya. Oh, ayan pala nag-form na ng maliliit na bunga. Ayan pa siya friends. Ang ating yan, ang ating grapes. So, ayan. I think that's it sa ating grapes na namunga.
Dito wala pa.